Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sumunod na katanungan kay Sheikh Rahimahullah, Fadilatul Sheikh, mal maksudu bi zakatil fitr wa hal laha sabab? Minamahal namin Sheikh, ano ang tinutukoy sa zakatul fitr at ano-ano ang mga kadahilanan nito? Ano ang mga dahilan at nagbabayad ang tao ng zakatul fitr? Sinabi ni Sheikh Rahimahullah, al maksudu bi zakatil fitr sa min ta'am, na ang tinutukoy daw sa zakatul fitr, ito ay isang sa ng pagkain. At ang sa, ito ay isang sukat ng volume o dami ng pagkain. Yukrijuhul insan enda intihai Ramadan. At ito ay binabayaran ng tao sa pagtatapos ng Ramadan. Wasababuha idharu syukri ni'matillahi subhanahu wa ta'ala alal abdi bil fitri min Ramadan wa ikmali. At ang dahilan ng pagbabayad ng zakatul fitr, ito ay ang pagpapakita ng pasasalamat ng alipin, pasasalamat ng Muslim sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kumpleto niya ang pag-aayuno at siya ay tumigil na sa pag-aayuno. Na ipinagpapasalamat niya na nagawa niyang matapos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o natapos ang Ramadan na siya ay nag-aayuno. Lihada sumiyat sadakatul fitr o zakatul fitr nga na tinatawag. Na dahil dito ay tinawag ito na sadakatul fitr o zakatul fitr. Fitr ibig sabihin ay pagputol sa pag-aayuno. Ibig sabihin ito ay zaka o kawang gawa, sadaka, na may kinalaman sa pagkakaputol ng pag-aayuno sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Lian na hatun sabu ilayhi wahada sababuha asyari. Dahil ang zakatul fitr may kinalaman sa fitr at ito ang islamikong kadahilanan dito. Amma sababuhal wadi at doon naman sa pisikal na kadahilanan ng pagsasabatas ng zakatul fitr, ibig sabihin pisikal na mga hudyat na nagiging obligado na ang zakatul fitr, pahuwa annahu idha gabati syams min laylatil id wajabat. Na kapag lumubog na ang araw sa gabi bago pa dumating ang araw ng Eid, ay obligado na sa kanya ang pagbabayad ng zakatul fitr. Na ito ay may kinalaman sa katotohanan na katulad ng natalakay natin nung nakaraan na ang Islam, sa Islam, ang mga araw dito ay nagsisimula sa Maghrib. Ibig sabihin, kung Martes ngayon at bukas ay Merkules, ang gabi mamaya ay tinuturing o tinutukoy bilang gabi ng Merkules. At kung bukas ay Eid, technically ay magsisimula ang Eid mamayang gabi kung makikita na ang bagong buwan ng Syawal na hudyat ng pagtatapos ng Ramadan at pagsisimula nga ng Syawal. O kaya ay sa pagkakakompleto ng buwan ng Ramadan sa 30 days kung hindi makita ang buwan. At dito, idinugtong ni Sheikh Rahimahullah, Fala wulida lil insani waladun ba'da magibishyams laylatul id lam talzimuhu fitrato. Na kung halimbawa ay nagkaroon ng anak ang tao, ang Muslim, sa gabi pagkatapos ng paglubog ng araw ng laylatul id, ay hindi obligado ang pagbabayad ng zakatul fitr para sa kanya. Dahil ang zakatul fitr, ito ay obligado para sa iyong sarili na pagbayaran mo at para doon sa mga tao na meron kang pananagutan sa kanila. Katulad ng iyong pamilya na sila iyong tinutustusan, magbabayad ka ng zakatul fitr para sa kanila. At sunna na magbayad ng zakatul fitr kahit doon sa bata na nasa sinapupunan pa lamang. Kaya nga dito, kung ipinanganak siya halimbawa na tapos na ang pagdating ng Maghrib para sa gabi ng Eid, ibig sabihin tapos na talaga ang Ramadan, hindi na obligado ang pagbabayad ng zakatul fitr para sa sanggol na ito na nasa sinapupunan. Kung siya man ay ipinagbubuntis pa lamang o kaya ay ipanganak siya, ilang sandali lamang matapos na lumubog ang araw na huling araw ng Ramadan na siya namang pagsisimula ng gabi bago ang araw ng Eid. Wa inna matos tahabat. Ito nga ay voluntaryo lamang. Walau matal insano kabla gurubi syams laylatul Eid, lam tajib fitratuhu aidan.
Kung mamatay halimbawa ang tao bago pa dumating ang Maghrib, nang pagdating ng gabi ng araw ng Eid, ay hindi rin magiging obligado sa kanya ang pagbabayad ng zakat al-fitr dahil technically hindi niya nakumpleto ang pag-aayuno sa Ramadan dahil namatay na siya. Kahit meron na lamang iilang oras ang natitira sa kanyang pag-aayuno o sa kanyang pagiging buhay bago pa siya mamatay sa mga ilang sandali bago ang Maghrib, hindi nagiging obligado sa kanya ang pagbabayad ng zakat al-fitr. Again din, sinabi nga dito ni Sheikh Rahimahullah, لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. Dahil siya ay namatay bago pa dumating sa kanya ang dahilan ng pagiging obligado nito. Ang panahon ng pagiging obligado nito. Yun yung paglubog ng araw ng Maghrib na hudyat ng pagtigil ng Ramadan o dulo ng Ramadan at pagsisimula ng buwan ng Shawwal. Ang unang araw ng Shawwal ay ang mismong Eid al-Fitr. Walau ukida lil insani ala imraatin qabla ghurubi syams min akhiri yawmi Ramadan, lazimathu fitratuha ala kawli kathirin min ahli al-ilm. Kung halimbawa ang isang lalaki ay mag-aasawa bago ang Maghrib na ito ng gabi ng Yawmul Eid o araw ng Eid, ang babae na ito na kanyang naging asawa ay nasa ilalim na ng kanyang pangangalaga, kaya siya ay magbabayad ng zakat al-fitr para sa asawa niya na ito na babae. At ito ang pananaw ng mas marami sa ating mga scholar. Lian hakanat zawjatuhu hina wujida sabab. Dahil ang babae na ito ay asawa na niya nang dumating na ang panahon ng pagiging obligado ng pagbabayad ng zakat al-fitr sa kanya at sa mga tao na nasa ilalim ng kanyang pananagutan. Fa in ukida lahu ba'da ghurubi syams laylatal id lam talzimuhu fitrataha. At kung sila naman ay naikasal pagkatapos ng Maghrib ay hindi obligado para sa kanya na bayaran ng zakat al-fitr ng kanyang asawang babae. Dahil sila ay nakasal na tapos na ang pagdating ng katapusan ng Ramadan, ibig sabihin natapos ang Ramadan na hindi niya naman asawa o wala sa pananagutan niya ang babae na ito. Wahada alal kawli bi anna zawj yalzimuhu fitratu zawjatihi wa iyalihat. Ito ay ayon sa sinabi ng ating mga ulama ng zakat al-fitr ay babayaran ng tao para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya na nasa ilalim ng kanyang pananagutan. Wa ma idha qulna bi anna kulla insan talzimuhu al-fitr an nafsihi kama huwa dhahir as-sunnah fala yasu at tabdil fi hadhihi al-mas'ala. Kung sasabihin naman natin na sa bawat tao ay obligado sa kanila ang pagbabayad ng zakat al-fitr para sa kanilang sarili ayon sa kung ano ang malinaw sa sunnah, ay hindi tama na ito ay papalitan natin o babaguhin natin ng mga pagsasabatas kung sino-sino ang dapat magbayad ng zakat al-fitr o sino ang nasa ilalim ng kanyang pananagutan o kailan matutukoy na ang mga tao na ito ay nasa ilalim na nga ng kanyang pananagutan. At ito ang pagtalakay natin sa usapin nito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.